Ang ating kababayan na si Mercito No Mercy Hesta ay masusubukan sa kanyang susunod na makakalaban sa isang former world champion, ang Mexican-American na si Joseph Jojo Diaz Jr. para sa kanilang Super Lightweight Showdown, March 18 Sabado sa Amerika at March 19 Linggo naman sa Pilipinas, at ang bakbakan nila ay gaganapin ito sa Long Beach, California, USA. Ang nakarang laban ng ating kaubayan ay noon pang April 2022 at nanalo siya by unanimous decision kontrayan kay Joel Diaz Jr. Habang itong si Joseph Diaz Jr. naman ay mula ito sa dalawang sunod-sunod na pagkatalo. Tinalo siya ni David Haney at ni William Zepeda by unanimous decision. Ngayon naman mga kwento ay ating paghahambing ang dalawang mga mandirigma. Pero bago yan, ang estimated ring walk ng dalawa ay sa bandang alas 11 ng umaga, Linggo sa Thailand. Ibig sabihin lang, mga alas 10 ng umaga dyan sa Pilipinas. Dalisang oras lang kasi ang pagitan ng Pilipinas sa Thailand. Advance ang bansang Thailand ng isang oras. At ito na, ang tale of the tape ng dalawa. Mas matanda ang ating kababayan dahil siya ay 35 taong gulang, habang ang kalaban niya ay 30 taong gulang. 5 feet and 7 inches ang height ng ating kababayan, habang si Diaz naman ay 5 feet and 6 inches. Pareho silang mga southpaw o kaluwete ang kanilang mga fighting stance. Itong si Diaz ay nakapagtala na ng 32 wins, habang ang ating kababayan naman ay 33 wins. May 15 knockouts itong si Diaz, habang si kabayan naman ay 17. 47 knockout percentage itong si Diaz, at si kabayan naman ay may knockout percentage na 52%. Pareho silang dalawa na may 3 mga talo. Never been stopped itong si Diaz mga kwento, habang isang beses naman na nasubukan ng ating kababayan yan. Medyo natagalan ang pro debut ng kalaban niya dahil sa taong 2012 pa ito, habang ang ating kababayan ay 2003 pa lang. Pero ganun pa man mga kwento, sa total professional rounds nila ay mas labang itong si Diaz dahil meron siyang 275, habang si kabayan naman ay 254 lamang. Kung ating titingnan naman mga kwento sa current rankings ng dalawang mga mandirigma sa The Ring, WBA, WBC, WBO at IBF, sa kasamang palad mga kwento ay hindi pa nakapasok ang ating kababayan dito sa top 10. Pero sige lang, darating din yan. Habang itong si Diaz naman mga kwento ay rank 9 sa The Ring at rank 11 naman sa WBC. Base sa stats ang ating nakita, mas may bintay talaga ang ating kababayan ng kaunti lamang pagdating sa knockout percentage, at may 1 inch na mas matangkad si kabayan kaysa sa kanyang kalaban. At may reach advantage din ang ating kababayan dyan dahil lamang siya ng 4 inches, 64 inches kay Diaz at 68 inches naman sa ating kababayan. Kung recent activities naman na ating pag-uusapan, itong si Diaz ay medyo busy sa laban kaysa sa ating kabayan dahil ang huling laban ni Diaz ay noong nakaraang 4 na buwan at 17 mga araw, habang itong si kabayan naman ay noong nakaraang 10 buwan at 25 mga araw. Siguro ay medyo may nalilito dahil sa box rec ang nakalagay dito ay 10 rounds na bakbakan nila, pero sa box live naman ay 12 rounds sa bakbakan nila sa lightweight division. Pero sa topology naman ay 140 pounds o super lightweight division. Pero ganun pa man, dahil ang timbang ni Diaz ay 139.4 pounds at si kabayan naman ay 137.2 pounds. Ibig sabihin lang, sila ay nasa super lightweight division, at tumpak dyan ang ABS-CBN sa kanilang artikulo.
mga kakwento. Dihado man ang ating kaubayan sa pustahan at underdog naman ngayon sa kanilang bakbakan. Pero okay lang yan dahil sanay na ang ating mga mandirigma na palaging minamaliit. Pero kadalasan, pagkatapos ng laban ang tagumpay sa mga Pinoy na kakamit. Hindi biro ang makakalaban ng ating kaubayan. Pero tiwalang tiwala tayo sa kanyang kakayahan. Lalong-lalo na kapag sinabayan pa yan ng dasal. Malay niyo, dinggin pa ito ng ating Diyos na may kapal. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo matarapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Aldrin Cannon, kay kakwentong Ronald Linaza Official, kay kakwentong Joe Marie Carmona, kay kakwentong 2K17 Sports 9, kay kakwentong Sunny Rias Channel, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.